Once a singer, always a singer, Miguel Vera umalis po, inalisan ang kanyang career sa Pilipinas, 6 years na dito sa Amerika, pero hindi mapigilan na hindi kumanta. And so now you are coming out with a brand new album. Tell us about that. Yes, this is my fourth album. Mm-hmm. And so far, ito yung pinaka medyo pinaghirapan ng husto tong album na to. Fourth album ever, or is this your first in the state when you moved, since you moved here, or may actually first sa states? Mm-hmm. Yeah. Ayan. Pag sinabi mong pinaghirapan, bakit? Anong bang mga hirap na dinanas mo sa paggawa nitong album na to? Actually, Janelle, tong album na to, maraming pinagdaanan eh. Medyo matagal na namin ginawa, pero nung ino-offer namin nung nasa Manila pa ako, maraming mga humaharang na maraming kesyo ganito, hindi magki-click, hindi yan ang music ngayon. So, pero ang mentalidad namin ni Freddy Saturno, na composer nitong album na to, kung ayaw nyo, wag. Mm. Hindi namin to ipipilit. Right. You know, ayaw namin sumabay dun sa sistema nyo na, you know, kung revival ang uso noon, sasabay kami sa revival. Kasi parang, bakit kami gagawa ng revival? Gusto namin mag-contribute. Right. Sa industriya. So, I'm not against revival, okay? But pag naggumawa ka ng isang kanta na kinanta na before, anong na-contribute mo sa industriya? And so this album, I'm guessing because of what you're saying, is all originals? All originals, puro Tagalog. So ngayon, kung may mag-hit, then may masasabi ka, uy, may na-contribute kami na bagong kanta na maririnig na mga kababayan natin. So ano ba, if I were to ask you, ano ba ang characteristics ng Miguel Vera music? Parang tipong kundiman, ganun. Mm-mm. Kasi doon nakabase ang Filipino music, yung parang kundiman, nagagawin mo lang modern ng konti. So you sing ganun, about love songs. Love. Yeah, love. Yes. Ano bang mas madaling kantahin? Yung sawing pag-ibig, yung bigo, o yung, you know, happy love songs? Ano bang mas madali for you? Mas madali siguro yung happy. Happy. Oh, pero siyempre, Pilipino, alam mo na, mahilig tayo sa drama. Siguro eh. Siguro happy ka ngayon, kaya happy. Yeah. Happy. Oh. Matching smile. Oh. Hinahanap ng mga kababayan natin yung mga drama songs eh. Right. So, you have 2 songs that you wrote in this album. Ilan bang tracks? 10. 10. And then 2 of those you wrote. Yeah, sabay namin ginawa ni Freddy sa tour, no? Yung dalawa doon. What are you most proud of? What's your favorite song? Ang pinaka-paborito ko yung Kung Di Dahil Sa'yo. Kung Di Dahil Sa'yo. What does it talk about? It's about your inspiration sa buhay. Okay. So kasi nung mga panahon na yun na ginawa namin ni Freddy, masyado kaming down. Mm. Down kami pareho sa nakikita namin sa industriya, sa nakikita namin sa paligid namin na bakit ganito nangyayari? Parang ang dumi na. Parang hindi ka makapagtrabaho ng malinis. So anong inspiration mo ngayon? What keeps you going? So unang-una, nung ginawa namin yung kanta, sabi namin, but instead na mag-back out kami, sabi namin, hindi tayo pwedeng bumigay kasi may kailangan tayong buhayin. Mm-hmm. Yung mga anak natin, kasi pag hindi tumigil tayo sa pagkanta at tumigil ka sa pagsusulat, paano natin sila bubuhayin? Right. So naging inspirasyon namin yung mga bata to move forward, and of course, yung boss natin sa taas. Ayan. Yun. Oh. Yes, of course. All right. Tagalog songs, so I'm guessing this will be distributed in the Philippines. Yes, pero ngayon available na siya sa iTunes and saka sa Amazon. So madadownload na nila. Pero sa Philippines, mga 1 more week, nasa market na yung CD ko. Ayan. Congratulations, Miguel. Thank and God you. Bless you. More Salamat. Power to you. Thank Ito you. Po ang sample ng pagkanta ni Miguel Vera. Enjoy this one. Again, my name is Janelle Sawyer, kababayan in Los Angeles. I'll see you again tomorrow. Ano ba ang ikinagagalit mo? Hindi kita makausap, mainit ang iyong ulo. Subalit hindi ko malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Maari bang ako ay pakinggan? Ang nakita mong kausap ko'y kaibigan lang. Ang kanyang sinabi sa akin ay kumusta na. Ang sabi ko ay mabuti naman.